Hayaan niyo na pagnilayan natin ang Ebanghelyo. At payagan niyo akong pagnilayan natin ang mahalagang paksa tungkol sa magpasalamat sa biyaya ng pangalan. Magpasalamat sa biyaya ng pangalan. Kung kaya't sa umpisa pa lamang ng aking sermon, pumalakpak na tayo sapagkat may pangalan ka. Palakpak tayong lahat. At ang pangalan mo, biyaya. May tawag sa iyo. At nakikilala ka sapagkat may pangalan ka. At siyempre, may mukha. May tawag tayo sa taong ito, 2021. Kahit na 2020, may tawag dyan. Ang tawag ng taong ito, 2020 at 2021, ay COVID years. Noong February 11, 2020, pinangalanan, tinawag ng International Committee on Taxonomy on Viruses ang nakamamatay na virus na ito, tinawag Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 o SARS-CoV-2. May pangalan, ang taon. Anong tawag sa taong ito? Itong taon na ipinagdiriwang natin ang 500 years ng ating paging Kristiyano. Ayon sa tagapagtala ng kasaysayan o chronicler ni Magellan na si Antonio Pigafetta, bininyagan ang unang pagkakataon ni Padre Pedro Valderrama kasamahang pari ni Magellan ang 800 mga Pilipino sa pamumuno ni Raha Humabon at Hara Humamay. Sila'y bininyagan noong April 14, 1521. Kung kaya't April 1521 at ngayon 2021, 500 na nakalipas at tayo'y nagpapasalamat sa biyaya ng pagiging Kristiyano. Hindi lamang yon, ang taong ito ay tinatawag Taon ni San Jose. Tanungin niyo ko, bakit po RCB? Hello? Tanungin niyo ko, bakit po? Sapagkat nung taon 1870, December 8, kinilala ni Papa Pio V, Pope Pius IX, si San Jose bilang patron ng buong simbahang Katoliko, patron saint of the Catholic Church. 150 years na ang tawag natin kay San Jose bilang patron ng buong simbahang Katoliko, patron of the Catholic Church. At tayo nagagalak sapagkat si San Jose ay patron ng buong Archdiocese of Lipa, ng buong Batangas. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga Chinese, may tawag ang 2021, Year of the Ox. Para sa mga Chinese, naniniwala sila na may swerte ang taon. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon araw ay sumasalamin ng kultura ng mga Hudiyo na may malalim na pagpapahalaga sa pagbibigay ng pangalan. Tingnan natin ngayon ang kahalagahan ng pagbibigay ng pangalan. Ang pangalan na may swerte, may blessing, may grasya. Ang pagbibigay ng pangalan ay isang mahalagang tungkulin na hindi lamang binibigyan halaga ng mga magulang ang sanggol, kundi ng buong sambayanan, sapagkat ang pangalan ay tumutukoy sa kahihanatngan ng bata kapag siya'y tumanda na. Ang pangalan ay sumasa ilalim sa mas magiging tanda ng sanggol. Kaya naman,
sa mabuting balita ay nakita natin ang kagustuhan ng mga tao na si Zacarias ang ipangalan sa sanggol sapagkat siya ay nakatadhana na maging tulad ng kanyang ama sa kanyang paglaki. Ang pangalan na narinig sa Ebanghelyo, tila'y mga tao na, mga kapitbahay na, ipangalan niyo Zacarias. Subalit, ang tadhana ng sanggol ay iginuit hindi kung sino mang tao, kundi mismo ang Diyos. Juan ay ipapangalan sa kanya. Ang tadhana ng sanggol ay maging tinig sa ilang na sa pag-aanyaya na magsisi ng kasalanan at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos na ito ay siya nag-udyok kay Zacarias na ang pangalan Juan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang kahulugan ng Juan, mga kapatid, mag-ingat sa pagpapangalan ng bata. Mag-ingat. Sapagkat hindi lamang kung pangit ang pangalan na ikahihiya ng bata sa pagdating ng panahon. Kahit patay ka na, sisisihin ka pa din at masama ang loob ng anak sapagkat ang pangalan mo tila'y binubuli ng mga tao, ng mga kaklase. Ang pangalan ay hindi lamang basta natin ibinibigay sa isang sanggol. Magdasal. At ano ang pagdadasal natin? Ano po ang gusto mo sa biyaya ng buhay na binigay mo sa amin? Hindi lang kung saan kukunin, sa Facebook o kung saan man. Ang mag-asawa ay dapat magdasal. Ang tanging nagawa ni Zacarias ay hindi tadhana ng sanggol, kundi ang pagpuri sa Diyos sa kanyang kahangahangang gawa na nasalamin sa kanyang benedictus. Ang ibig sabihin, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat Diyos mismo ang nag-utos itong ipapangalan sa kanya. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa diwa ng papapangalan kay Juan, nagtataglay ng kamalayan, ng kapalarang kakamtin. Pag nilayan natin ang mga pangalan ng bawat isa, dalawa ang ating pagninilayan sa araw na ito. Una, ang pangalan ng isang tao ay nag-uugnay sa ating Diyos na siyang naglalang sa kanya. Every name is related to God. Ang pangalan mo ba ay may kaugnayan sa Diyos? Pag-isipan natin. Ang pangalan ko ay Gilbert. Ako ay isinilang February 2. Purification. Ilaw. Kung kaya't Gilbertus, Anglo-Saxon name, light, ilaw. Ang pangalan mo ba ay may kaugnayan sa Diyos? Pangalawa, ang pangalan ay nag-uugnay sa atin sa binyag kung saan tayo naging mga anak ng Diyos. Naalala ko noong mga panahon, yung mga matatandang pare, kung walang pangalan Jose, ilalagay ng pare. Kung walang pangalan Maria, ilalagay Maria. Kung kahit marami sa atin, inuumpisan Maria, kung anong pangalan, Maria o Jose, sapagkat ibig natin may kaugnayan sa Diyos. Tingnan natin ang pagninilay sa umagang ito. Una, taglay natin ang pangalang tayo'y linalang ng Diyos. Aminin man natin o hindi, may pinanggagalingan ka. Linalang ka ng Diyos. Ang Diyos ay may lalang sa atin. Tayo ay mga linalang. Mahalaga ang kamalayang ito sapagkat natututo tayong ilagay ang angkop na lugar ang ating sarili. Hindi tayo ang Diyos na may makapangyariang lumalang. Tayo ay mga marurupok na linalang ng Diyos.
biyaya lamang ang magpapatatag sa atin na ang ngalang nagtuturo kung sino tayo sa harap ng Diyos. Una't higit sa lahat, linalang upang magawa natin ang ibig ipagawa ng Diyos. Ang Diyos ay may likha sa atin. Sa Kanya, nagkakaroon ng buhay at kaganapan ang lahat. Mawawala ang buhay o pag-iral kapag lumayo tayo sa Diyos. Ang paglimot sa ating pagiging linalang ay magpaglimot sa Diyos na siyang may lalang ng lahat. Ang paglimot sa Diyos ay mag-uudyok sa ating iloklok ang ating sarili bilang Diyos-Diyosan. Mga kapatid, napakahalaga na ang buhay mo'y biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Ayaw natin magkasakit ng COVID kung kaya tayo ay may face mask. Ginagamit natin ang hall na ito para magkaroon ng social distancing. Kayo po na nasa labas, sa lahat ng mga nanunood sa atin, nakikinig, hindi nyo nakikita kung anong kalagayan dito sa National Shrine. Bakit ayaw natin mahawak magkasakit ng COVID sapagkat mahalaga ang buhay, sapagkat ang buhay regalo ng Diyos. Take care of your life. Pangalawa, hindi lamang taglay natin ang paging linalang ng Diyos. Taglay natin ang pangalang Kristiyano. Tayo ay bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kagibat ng pangalang Kristiyano, ang pangalan Kristo. Sa makatuwid, ang taghanan natin ay manahin kay Kristo. Manahin ang kanyang isip, mamanahin ang kanyang puso, ang kanyang diwa, ang kanyang buhay upang maging ganap ang ating paging Kristiyano. Ang isang taong may taguring Kristiyano ay may ugaling Kristo, may pusong kay Kristo, may kalooban kay Kristo at buhay isinasabuhay si Kristo. Ganun din naman ang pangalan Kristo ay may diwa ng isang taong nilagyan ng krisma nung siya'y bininyagan upang ipahayag sa mga bihag ang paglaya, sa mga bulag ang pagpapakita upang bigyan ng kamalayan ang mga inaapi. Tama lamang, mga kapatid. Tama tayo ay linalang ng Diyos. We are created by God. Tama lamang ang ating pagkakilala sa sarili na tayo ay Kristiyano. Ngunit, anong tawag ni Papa Francisco sa ating lahat? Kung sa unang pagninilay sinabi ko, created by God. Ang bawat isa ay nasa kamay ng Diyos. Kung sa pangalawa sinasabing Kristiyano, sapagkat ang bawat isa bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Anong tawag ni Papa Francisco sa atin ngayon sa gitna ng pandemya? Sinasabi ni Papa Francisco na walang ibang daan ang simbahan sa panahong ito ng COVID, kundi ang daan ng sama-samang paglalakbay. There is no other way. In the midst of division, social distancing, there is no other way. Sama-samang paglalakbay. Bilang simbahan, taglay natin ang pangalan Sinodo. Sinodo. Ano yon? Anong ibig sabihin ng Sinodo? Pag-aralan at balikan natin ang salitang ugat o tinatawag natin root word ng salitang Sinodo. Ito'y galing sa isang salitang Griego, sun nudos. Dalawang salita na Griego ang sun, nang ibig sabihin sama-sama, together. Yan. Sun. At anong salitang kudos sa Griego, nang ibig sabihin daan, away. Kung sasamahin mo ang dalawang ito, sun nudos, sama-sama, together sa paglalakbay. Ah, ito palang panahon ngayon na sa pamamagitan ng COVID-19. Stay at home, madalang tayong lumabas,
Hindi ito nakikita-kita. Sinasabi ni Papa Francisco, maging sinodo kayo. Maging sambayan na sama-sama na naglalakbay. Kapit-bisig. Makikilala tayo bilang bayan ng Diyos sa ating sama-samang paglalakbay. May pagkakaisa. May pakikilahok. At tumatanggap ng gampanin upang ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya ay may kaugnayan sa bawat isa. Simbahan na walang iba kundi mga disipulo, tagasunod ng Diyos. Sa kabila ng pagiging makasalanan ng mga bumubuo nating lahat bilang simbahan, kahangahanga ang pagkilos ng Diyos na nagbunga ng maraming bagay sa 2 taon na ito na tayo ay nako-COVID. Naramdaman natin ito sa ating paligid. Bakit tayo naka-face mask? Ayaw natin magkasakit. Nag-iingat tayo. Gusto natin palaging magkakasama. Kung kaya't pagmasdan ninyo, marami sinasabi sa atin, mag-ingat ka. Ingat, ingat. Bakit? May pakialam ka sa kapwa-tao. Sana sama-sama tayo palagi. Pati pagdasal natin ang mga yumauna sa COVID. Ngunit kasama pa din sila sapagkat sa kamatayan, nakakasama mo ang Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa iyo. Sama-sama sinasabi sa umpisa ng 2020, stay at home. Sama-sama kayong mag-anak. At tanong ko sa inyo, pag kumakain kayo sa pamilya, sa bahay, sa tahanan, sama-sama ba kayo? O kaya'y ang bawat isa may ginagawa? Ang anak na babae, nag-i-internet. Ang anak na lalaki, cellphone ng cellphone. Ang tatay, nanunood ng basketball. Ang nanay, abalang-abala. Hindi nag-uusap. Walang pakialam sa bawat isa. Sa mga kabataan, tinatawag ng nanay, kakain na tayo. Mamaya na. Ayokong kumain muna. Nagkatrabaho pa ako. Time to be with one another. Sinodo. Sama-samang paglalakbay bilang isang pamilya. Hindi pa nahuhuli ang lahat. May panahon pa. Bukas. Christmas time. Promise me, kakain kayo ng Christmas lunch. Alisin ang cellphone. Mag-usap ang family. Sapagat ito ang pangalan na sinodo. Together, sama-sama. Nag-uusap, nagkukwentuhan. Kesa Christmas nga ang kausap ng bawat isa sa labas. Ang bawat isa, regalo ng Diyos. Dito sa atin, sa parokya ni Santo Padre Pio, sa National Shrine, ano ang sama-sama na naglalakbay kayo? Ako'y nagpapasalamat kay Father Oka at sa mga kaparean sapagkat nung sumabog ang Bulkang Taal, itong lugar na ito ay naging tanda ng sinodo, sama-sama na naglilingkod sapagkat itong lugar na ito ay naging evacuation center ng mga nasalanta ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ako'y natutuwa sa parokya ninyo sapagkat meron kayong community pantry. Tingnan nyo ang pakialam sa mga nangangailangan sa panahon ito ng COVID. Mga programa tulad ng lugaw para sa mahihirap. Ang programa ayuda para sa mga biktima ng pandemya. Programa eskolar ni Pio. Ang lahat na ito, pamamaraan upang yung mga may kahinaan, walang-wala sa buhay, natutulungan. Bakit? Ayon kay Papa Francisco, walang ibang daan ang simbahan ngayon kung hindi ang daan ng sama-samang paglalakbay, ang sinodo. Pangalan. Pangalan ng bawat isa sa atin ay nasa kamay ng Diyos, linalang. Pangalan na tayo ay Kristiyano sa loob na ng 500 years. Pangalan na tayo ay isang sambayanang sama-sama together naglalakbay ang sinodo. Salamat sa Diyos ang pangalan nagpapaalala sa atin na tayo'y mahal ng Diyos, na tayo'y linalang
na tayo Kristiyano at bilang isang simbahan sa panahong ito ng pandemya, nagtataglay ng diwa ng isang sinodo, paglalakbay na sama-sama. Ipanalangin natin sa Diyos na hari nawa maging totoo tayo sa pangalan na ibinigay ng Diyos. Tanggapin niyo ang pagbati ng inyong arsobispo ng Merry Christmas at pagpalain kayo ng Diyos sapagkat tayong lahat ay may pangalang Kristiyano galing kay Jesus na isisilang sa December 25 ang alaala ng isang pangalan ng pangalan Jesus as Kristo.